Okay, may question ako. Ito, baka sikreto nyo to, ha. Yung chicharon nyo ba is may ube flavor? Para sa akin po, ang pinakang ano po ng Lomi ay yung mismong noodles niya, kaldo. Yung kaldo. Kasi yung toppings naman po, halos common po. Pare-pare. Nakakatakam. Nakakabaliw. Itsura mo pa lang ay talaga namang nakakaaliw. At kung ikaw ay aking matitikman, ikaw ang langit na inaasahan. Loming Batangas, Loming Batangas, lasa mo ay walang asing sarap. Loming Batangas, ikaw lang ang hinahanap. Hanap Batangas, best Lomi ay narito na. Okay, sa second to the last episode po ng ating tagisan ng pinakamasasarap na Lomi sa Batangas, ito po sa Batangas Best Lomi Competition, ay isa na naman pong liblib na lugar ang aming napuntahan. Alam niyo ba na kada isang restaurant at kainan, lumian, ang karamihan pumupunta ay yung mga barkadahan. Yan, dahil masarap po kumain kapag kasama-sama. Pamilya, wala lang. Tsaka pagka yung kita nila na maraming kumakain sa isang lumian, yun hoy, talaga kakait-kakain nila, ay maraming kumakain doon, ika. Mukhang masarap doon. Kaya ngayon, ay atin po sasaksihan kung ano ba at paano nga ba pinapasarap ang Lomi din eh sa ating susunod na i-feature na Lomian. Nandito pa rin po tayo sa Series 2. Dito po ang Episode 14 ng tagisan ng pinakamasasarap na Lomi sa Batangas. Ako po si Mang Kenji. Samahan niyo ako dito po sa ating next na kainan. Ang Jmj Grill and Restaurant, kainan sa dampa. Tara na! Silipin natin at ating alamin at kalikawin kung sino ba ang mga nandine at paano ba nila lutuin ang kanilami. Let's go! Tayo po ay nandine sa Barangay Bayanan, San Pascual, Batangas. Ito po yung Purok 8. Ano po? At aming natuklasan at aming hinanap ang Jmj Grill and Restaurant, kainan sa dampa. At kasama natin para kanyang ipamalas ang pagpapasarap ng kanyang Lomi. Walang iba kundi ang kanilang cook na si Mark. Hello po. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po si Mark Kevin Lieba. Mark, ilang taon ka na? 30 po. 30 years old. May asawa? Meron po at may isa na rin pong anak na lalaki. Okay, so ilang taon ka nang nagluluto? 3 taon na po. Pero prior to JMJ, meron pang ibang experiences? Sa ano na lang po, yung halimbawa po sa pagkasama po ng aking papa pagluluto sa mga gatherings. Ah, yung mga special occasion ng family? Sa mga ganun ho lang. Isanan, mga kahit ano. Reunion. Oo. So, ibig sabihin, ikaw yung katukatulong? Papa at lolo. Assistant, sous chef yung tawagin. Eh, mga naman na yan eh, sa mga magulang. Sige, simulan natin ang pagluluto at good luck sa'yo. Sige, buksan natin siguro ang kalan para simulan na natin ang pagluluto ng Mickey. Ang pagalingan ng paglulutong are ay may dalawang level, ang municipal o city level at ang provincial level. Ang mga kasali sa mga municipal o city level ay aming sinensay upang ipamalas nila ang kanilang paraan ng pagluluto ng Lomi. Isa-isa namin pinuntahan ang mga lumian upang i-judge sa pamamagitan ng ating natatanging hurado gamit ang mga sumusunod na criteria for judging. 10% execution, 20% presentation, 50% taste at 20% online votes for a total of 100%. Sa online voting, once na na-upload na ang mga entry videos, simula na rin ang butuhan upang makakuha ng 20% sa online voting.
ang may pinakamataas ang online valid votes ang siyang makakakuha ng 20% out of the total score. Tandaan lamang na kada reaction sa entry video uploaded, ito ay maaaring maging katumbas ng isang vote kung nakalike din ang mga nag-react sa Balisong channel page. Each reaction with like on page is equivalent to one valid vote. Sa ending naman ng level na ito ay magkakaalaman na ng mga final grades through our live announcements. Dito rin ay ia-announce kung sino ang tatagori ang Best Lomi in Town at siya rin magiging representante para sa gaganaping provincial or grand level. Tanong ko rin, saan ka nga pala natuto ng magluto ng lomi? Doon po din sa, dati din pong chef dito. Yung mismo pong unang-unang chef dito na wala na po siya, yung lumipat ng trabaho. Para ko sabag itinuruan ka ng luto, ng lomi. So far, meron ka nang, may binago ka sa kanyang ginagawa? Sa... Nalaman ko naman po sa kanila, wala po akong binago sa kanilang lomi. Simula ko sa una. Okay, so okay. Pinatay na natin ang kalan. Ibig sabihin nito ay tapos na ang pagluluto ng ating Nikkei, mga kaibigan. At itong tatakali mo, ito kay Mark, ay pang sa anong order yan? Overload po. Overload lang. Magkano? 110 po. At ngayon naman ay ang toppings. So ano-ano kuya ang ating mga panglahok din eh? Yung atay, yung pong ginayat po ng panipis, lumpia, Shanghai, itlog, saka po chicharon. Okay, so pinaghalo yung atay at saka sliced liempo. Okay. So mga kaibigan, ito na po ang ating finished product. Ito na ang final na itsura at presentation ng kanilang lomi, ano? At makikita po natin, ito once again ay ang Jmj po na overload for 110 pesos. Isa-serve na po natin yan kay Judge upang kanyang matikman at tingnan natin kung anong kanyang mga masasabihin. Let's get it all. Presenting our dependable judge, an accomplished leader with distinguished culinary and management career encompassing resorts, hotel, restaurant management, high volume catering and membership clubs, backed with proven track record and demonstrated excellent leadership qualifications and skills, combined with team building capacity, geared with a steadfast background in Asian and Western cuisine. The food expert, Chef Red Agustin. Okay, unang-una nung anong pangalan mo, bro? Mark Kevin po. Mark Kevin. Anong tawag dito sa lomi na to? Overload po. Overload. Ilang taong ka na nagluluto ng lomi? 3 years na po. 3 years. Dito? Dito po. Or sa iba? Dito lang po dito sa... Dito ka na natuto? Dito na po. Dito sino nagturo sa'yo? Yung pong mga dati din pong cook dito. Oh,
Okay. Lahat kayo gumagawa? Opo. Ano to? Inihaw na liyempo? Ano po? Yan para po siyang yung inasado po. Yung inasado? So manamis-namis? Manamis-namis. Ang lumpiang Shanghai, kayo nagawa? Opo. Okay. Homemade. Okay. Para sa'yo, ano sa tingin mo ang sikreto ng Lomi? Is it yung ingredients ba? O ang procedure? Para sa akin po, ang pinakang ano po ng Lomi ay yung mismong noodles niya, kaldo. Yung kaldo? Kasi yung toppings naman po, halos common po, pare-parehas. Okay. Akin po ay noodles, kaldo, at saka yung pagpe-prepare, pamaraan, pagluluto. Okay, okay. Anong ginamit na pampalapot? Kasaba po. Kasaba. Kung meron kang babaguhin dito sa Lomi para i-upgrade, meron ka bang gustong baguhin or gawin? Since sabi mo nga, di ba? Kumbaga, ito na yung nakagisnan mo. Kung meron ka naman babaguhin o i-upgrade, ano yun? Parang po sa akin po sa ano, almost complete na po sa akin siya ngayon. Complete? Apo. Okay, may question ako. Ito, baka sikreto nyo to ha. Yung chicharon nyo ba is may ube flavor? Wala naman po. Kasi nakita ko yung lalagyan ube, kako baka yun yung sikreto nila. Ube, lalagyan ng ube ice cream eh, baka kako isa sa mga sikreto yun. Hindi, tinatanong ko lang ha, nagsisigurado lang ako. Opo, kasi opo. You never know eh, nasa lalagyan ng ube ice cream. O baka ube flavored, ano, chicharon. Oo, di ba? Okay, last question. Ito, lagi kong tinatanong sa lahat to. Oh, why did you join this contest? I believe na kaya po kami sumali sa competition at gusto po namin pakita na masarap po ang aming Lomi dito po sa Jmj Grill and Restaurant. Ano yung mga specialty nyo dito bukod sa Lomi? Ang sa po namin specialty dito ay ang gisado tamisanghang at ang kanton tamisanghang, gisado plain, saka po ang pinakang ano namin ay ang buko halo. Oh, may nakita rin ako na buko gisado. Ano yun? Pansit yun na nasa loob ng buko? Opo, na ang mismo po niyang... Noodle? Yun din po, mikit, pero wala po siyang ibang gulay. Buko po, mismo kasama niya. Ah, buko. Ibig sabihin, piniflake niyo yung buko, kumbaga so, tinatanggal niyo yun sa ano. Yun po mismo parang naging gulay niya, yung buko. First time to ah. May ginasado. Bagay siya. Okay, salamat ha. Salamat. At isa na naman pong episode ang ating pong nasaksihan at ginawa. Ito po ang second to the last. Dito po sa series na ito, ang ikalawang series ng Balisong Channel's Batangas Best Lomi Competition. Ang tag-isa ng mga pinakamasasarap na Lomi sa Batangas, mga kaibigan, sa susunod na episode. Pero huwag niyong pakalimutang supportahan po ang JMJ. I-react niyo na o mag-react kayo sa video na ito. And don't forget to like the page para maging valid po ang ating vote dahil 20% po yan sa ating mechanics. Hanggang susunod na panahon, mga kaibigan, nakasama natin si Mark, ang kanilang cook. And good luck sa inyo. Ako po si Mang Kenji, ang inyong host for this event, hanggang sa susunod na episode ng Batangas Best Lomi, ang tagisan ng pinakamasasarap na Lomi sa Batangas.